Grabe mga kalapatids, dito na sila nangitlog at nagpisa sa ibabaw ng puno mga kalapatids. What's up sa inyo mga kanoo? For today's video, ito nahanap na natin kung saan yung pinamumugaran ng mga kalapating dumadayo sa atin ng 5:30 in the morning mga kalapatids. So nakita ko dito mga kalapatids na wala silang maayos na kulungan. At sa itaas ng punong ito, nandito yung dalawang inakay mga kalapatids, ano, na anak nung mga kalapating pumupunta sa atin. Ito nga kalapatids, hindi pala natin kailangan akatin yung puno. Kasi tanaw lang pala mga kalapatids, hindi naman pala ganong katakasan itong pinamugaran ng kalapate. So, ito mga kalapatids, makikita natin dito. Ayan. Dito sila nagpugad sa may medyo pantay na part ng puno. Hindi ko alam kung anong puno to. Yung bunga niya yung ganito, yung ginagawang turumpo, kaya yung traktrakan ng mga bata tayo sa ibang bansa mga kalapatids, nakakain to. Parang may tawag sila dito sa fruit na to. Dito sa atin sa Pilipinas, pagkakalam ko, lason mga kalapatids. So yun yung nasabi sa akin ng mga lolo natin, uncle natin, na hindi pwedeng kainin to mga kalapatids. Sa Ilocano, bawad ang tawag mga kalapatids, ano? So dito sa ibabaw niya, dito na mugad etong kalapate. Nakita niyo, daming ipo to. Talagang medyo matagal na sila dito mga kalapatids. Hindi ko alam kung pang ilang clutch na to or kung first clutch pa lang nila mga kalapatids. Pero ganun pa man, kahit na dito sila nakatira, ayan nakikita nyo, ayan yung puno, ayan o. Kahit dito sila nakatira, healthy yung mga kalapate. Kasi nga, mapapansin natin, ayan, medyo may laman pa yung butchi nila o. Saka hindi sila bansot, ayan o, lalaki o. Ito isa parang checkered. And ito namang isa is pure white. Kung makikita natin mga kalapas, ayan, white na white yung kulay niya. Alang ibang kulay na halo, ayan. Pasintabi na po sa mga kumakain sa dumi nito. Siyempre normal naman sa pugad ng ibon yan na may dumi. Ayan o. So sa age na nila na to, pwede pang lagyan ng singseng mga kalapatid. Sabihin ko sa may-ari, sa susunod na balik natin, kukuha tayo singseng. Kasi hindi ko expected na mayroon pala ditong nagpisa mga kalapatid. Ano? Ayan o. Ang ganda, pure white. Ito pwede pa rin singsingan tong isa na to. Yo. Kaya pang gawan ng paraan. Kaya gawan ng mantika. Ano kaya... Joy mga kalapatids, yung dishwashing liquid. So itong iba pa nilang kalapate, kung saan-saan na lang mga nangingitlog mga kalapatids. Ayan, ito kulungan naman ito. Ayan, tangkal. Pero doon na lang siya sa sulok. Ito yung gustong-gusto ng mga netoy na kalapate. Yung dito lang sa sulok nangingitlog mga kalapatids. Ano? Ayan o. So may pugad siya dito. Ayan. So possible to naglilimlim mga kalapat. Subukan na rin nating flashlightan kung fertile yung itlog mga kalapatids. Makita natin dito yan sa tapat ng flush natin. Ito fertile to, may similya, may ugat-ugat mga kalapatids. Itong isa check din natin. Ayan, meron din. Ayan o. So siguro mga ano na to, 10 days mga kalapatids. Kasi nung nakita natin yung itlog, kung may fertile, kung may laman, ganyan talagang puting-puti. Ala ka makikita na medyo maliwanag. Parang feeling mo, sobrang kapal na ng shell ng itlog kapag fertile mga kalapatids. Ayan, so hindi natin nahawakan ngayon lang. So nagpaalam naman tayo sa may-ari, syempre para ma-check din, para in case na kung may hinihintay talaga sila mga kalapatids. Ayan, dito ay may mga nangitlog din dito, pero feeling ko manok to yun. Ito talaga kalapate, kasi size pa lang ng itlog, kalapating-kalapati na. At nandito, ayan, abutan natin yung mga kalapating pumupunta sa atin mga kalapatids. Pero hindi ko nakakala may grizzle pala yan, no? So hindi ko alam kung sino yung mga parents dito sila, kung sino yung parents dito nasa puno na yon. Itong isa walang buntot, hindi ko alam, baka nahabol siguro ng pusa or what. Tapos dito sa bubong, ayan, meron dalawa din. Bali apat pala sila. Kasi yung napunta sa atin, tatlo lang mga kalapat sa umaga. So ito yung isa na to, naiiwan siguro dito. Ang tagapagbantay ng mga kalapat yan, ayan. So yung tatlong checkered, saka yun yung dalawa dun sa bubong, ayun o. Yan yung mga napunta sa atin mga kalapat. Possible yan yung mga hen na kadalasan nagsusubo sa mga inakay. So itong grizzle na to, possible cock mga kalapatids. So ito bumalik na yung breeder. Ayan o, ayun. Checkered pala yung may-ari ng itlog dito mga kalapatids. Ayan. Checkered. So ito is cock. So yung oras niya ngayon para maglimlim, siya yung naka-schedule mga kalapatids. Yung hen, kasi palitan ng paglimlim ng hen at cock
So kadalasan makikita natin, ma-observe natin yan sa mga breeder natin. Kapag may mga breederan talaga tayo na sama-sama sila, eh may oras talaga yung cock na maglimlim. Hindi lang po yung hen ang naglilimlim, palitan sila mga kalapatids. Hindi natin gagambalain dyan. Para sunod na balik natin, hopefully eh nagpisa na itong nililimliman niyang itlog. Balik tayo dito mga kalapatids sa kalapati na to. Ayan, yung dalawang nandito sa taas. Hopefully hindi sila malaglag. Pero sabihin natin sa may-ari mga kalapatids na secure. Kasi nga eh ngayong panahon na to, ngayong mga araw na to, eh signal number 2 na kami kung di nagkakamali. So may paparating na masamang panahon mga kalapatid. So nakakaawa naman kung dito lang sila maglalagay. Ayan. So kailangan mga kalapatids mailipat to, may secure pansamantala. Tapos matik yun kasi malilito yung parents. So kailangan natin sabihin doon sa may-ari na ikulong. Para sa ganun eh yung pagsusubo eh dire-diretso. Kasi kapag hindi ito nasubuan mga kalapatids, mamamayat. Kasi dito siya nakalagay talaga. So dito niya babalik-balikan yung kanyang inakay. For the meantime lang naman kasi nga eh may bagyo. So after nun, so pwede na lang din siguro nila ibalik dito sa taas ng puno. Kasi nga, mga neto, di ba parang mga wild na kalapati yan. So nung araw eh, kanya-kanyang mga pugaran lang mga kalapatid. So hindi natin sila, wala talaman talagang mga loft talaga na mga, yung ngayong modernong loft. So yung mga traditional lang loft dati, yung may mga butas-butas, paikot. Yung mga loft natin nung mga bata tayo, so ganun lang naman yung mga kulungan. Pero to wala nga mga kalapatid, ala silang kulungan dito. So may naisip ako, susunod na content natin, abangan nyo kung ano yon. Sa tingin ko mas makakatulong na mas mabilis mapamarami, mas mabilis dumami yung mga kalapati nila dito na may maayos na itlugan at the same time may maayos na tutuluyan na hindi mababasa, maulanan, mabibilad yung mga inakay or mga itlog ng mga kalapati nila mga kalapatid. Ay, dala-dala nga pala tayo mga kalapatids na ano, chick booster. So nasa ano to, 2 kilong chick booster. Chick booster 1, ibibigay ko ito sa may-ari para pansuporta sa mga inakay nila. Lalo na ngayon ay may inakay. Tapos yung isa dito sa gilid, eh merong itlog mga kalapatids. Ano ito? Yun nandyan. So kailangan nila yan para sa ganun, hindi lalong mamayat yung kalapati para hindi mabansot. So sabihin ko na sa kanila na kapag may inakay, eh pwede na silang magbigay ng chick booster. So supportin. Ganun kasi ginagawa natin sa mga kalapati natin. Every time na meron na silang pisa, sa day 1 pa lang, eh nagbibigay na tayo agad ng chick booster. Para hindi ko alam kung bakit mga kalapatids kasi sa manok, eh ang bilis lumaki ng manok. So ina-apply ko lang din siya sa kalapati, ina-apply ko rin kasi siya sa mga African lovebirds. So sa mga unang araw, para sa ganun, hindi agad-agad pabigla yung mga breeder o yung mga inakay. Kasi nga mahina pa yung panunaw nila, so mas kailangan nila yung mabilis matunaw, which is yung chick booster kapag nabasa, eh mabilis matunaw mga kalapatids, unlike sa mga grains.